Hello guys, and welcome back to another episode ng ating Minecraft Survival Let's Play, episode 18. At nandito tayo ngayon sa aking base at nagfi-fishing ako habang hinihintay natin si Wandering Trader dahil umaasa pa rin ako na magkaroon ng sagot dito sa problema ko ngayon dahil nakikita nyo sa aking mga balat may mga skull ako sa mga katawan ko dahil nung last video natin na nasa Asian City tayo. And delikado pala ito dahil nakapatay tayo ng isang warden, binigyan ako ng curse. At ito, kumakalat na sa akin yung skulk at magiging warden na rin ako kapag hindi naagapan. I hope makabalik na agad si Wandering Steve, no? Sana may sagot dito sa problemang to. But anyways, kalimutan muna natin ang ating problema dito sa aking sitwasyon. At nagfi-fishing ako ngayon at nag-chill dahil gusto ko lang itry itong aking lure tree. Oops, nakakuha tayo ng power fish. Actually yan, nagtatry ako ng mga mag-fishing at nakakailan na tayo dito. And ito, nakakuha ko ng Lock of the Sea 2, Unbreaking 3 at Lure 2. And then may mga onting fishes, yan, kagaya net. To. At meron akong nakuhang puffer fish at saddle, no? Ayun, sige. So, ayun, nagtatry-try lang ako dahil ngayon ko lang tinatry itong aking fishing rod. Ginawa ko pa itong fishing rod na to, hindi ngayon ko lang nagamit, kaya, ayan. Another fish ulit. Now, let's talk about last episode. So, nung last episode is nag-build tayo ng nether tunnel sa ating nether hub. And I happily to say na meron akong nagawang progress. Dahil nilagyan na natin ng rails. Ayan, no? So, ayan. So, meron na ditong button. And papakita ko sa inyo kung paano gumagana to, no? So, pipindutin mo lang yung button dito. And lalabas ang minecart at sakay. Yes! Yes! Ayan. So, kapag, yan, no hands. Kung gusto mo nang walang hawak at nag-chill ka lang, ayan, hanggang sa makapunta ka na sa next station, no? So, hanggang dulo yan. Ayan, actually, yan. And yan, na-eject tayo dahil dito sa rail ejector na to. And babalik siya sa system. So, nakapunta ka na dito sa isang station ng isang portal. And then, kunwari, is gusto mo nang bumalik at medyo pagod yung mga kamay mo, pipindutin mo lang ulit to. No! So ayan, nandito ulit tayo sa ating first station ng ating nether hub. Kunwari, first station yan. Ayan, gusto mo nang bumalik sa main nether hub. So pipindot mo ulit to. At sakay. And mag-chill-chill ka lang. Ayan, no hands. Yeah! And yeah, meron na tayo mga railway dito sa ating nether hub. At ang kulang na lang is ang soul sand or soul soil. Pero parang gusto ko na lang soul sand kukunin para dito dahil sa gagawin natin for this episode, no, may mapagkukuhanan na tayo ng soul sand. Kasi ayoko rin kasi mag-explore dito sa nether dahil nakakatakot. Yeah, nakakatakot. No. And syempre, dahil sa meron na tayong railway dito, nagdinagdag ko na rin dito yung railway dito, at railway dito, and railway dito. Pero dito sa blue na tunnel is hindi siya tapos dahil nabitin tayo sa rails, no? Even din itong mga terracotta, bitin ako sa terracotta, hindi natin natapos to. So, I think gagawin ko na lang siya between the episode or maybe mag-i-stream ako. Tatry ko rin mag-stream, guys, para makita nyo rin na ginagawa ko siya survival talaga dahil may mga nagsasabi sa akin sa comment section, nag-cheat daw ako at nagke-creative. What? Ako? Nag-cheat? Ilang araw ko to? Sige, kung yun lang masasabi nyo, okay lang. Pero, sinasabi ko lang to sa inyo guys, pure survival po ito at hindi to biro at nagugustuhan ko yung laro. Kaya, nako. At saan naman tayo kukuha ng soul sand? As you can see here, is nangolekta ako ng mga piglins between the episode, no? Dahil dito tayo kukuha ng mga soul sand. Dahil ang piglin ay meron siyang mechanics dito sa Minecraft na tinatawag na bartering. Ang mechanics ng bartering dito sa mga piglin is bibigyan mo lang sila ng mga gold ingot at i-inspect nila ang gold na yon. Tapos, magda-drop sila ng any random items. At isa na dun ang soul sand. Diba?
But sadly, hindi makakasama itong bubwit na ito, no? Dahil hindi siya makakapag-barter. Ang kailangan ko is itong mga adult na piglin. Dahil itong bubwit na ito is kapag binigyan mo ng gold, is nanakawin niya. Diba? Kaya hinukay ko tong room na ito dahil dito ko sila ilalagay, no? So maglalagay tayo ng mga enclosure dyan. Like, ilan ba sila? Like, 2, 4, 6, 8, 10. So sabihin natin is 5 dito sa kabila, 5 dito sa kabila. Ay, o nga pala, no? Hindi ka pala kasama. Dahil gagawa tayo ng piglin bartering system. At ang room naman ito ay gagawin kong storage system, no? And nagso-sorter din, no? Nag-automatic sorter na rin siya. At buti na lang is maraming akong mga items dito na pwede nating ipang-build sa gagawin nating bartering system, no? At huwag na tayo maghintay at i-build na natin ang piglin bartering system. Yeah, let's go! At natapos na natin i-build ang bartering system sa room na ito, no? So as you can see here is ginamit ko lang ulit yung mga blocks nung ginamit ko nung last episode parang dito sa nether tunnel natin. At nakikita nyo itong mga chamber na ito, dyan natin ilalagay ang mga piglin, no? Yan, so nakikita nyo is may dropper dito at may hopper naman dito. So, nakikita nyo is meron ditong button na may gold block. So, ibig sabihin yan is pag-click ko ito is lahat ng mga dropper is magdi-dispense or magda-drop ng mga gold ingot para ibigay sa mga nakatayong piglin dito, no? Para ito yung start button niya. Yung narinig niyo yung click. So, ulitin ko ulit. Yan. So, mas para ma-sure, lagyan natin ng yan, item. Kunwari ito, ah. Yan. So, pag-click natin is yan. Dito sa hopper natin is naglagay ako ng bulk storage sa ilalim dito para hindi agad-agad mapuno yung mga item droppers natin. So, naglagay ako ng 3 large chests dito sa ilalim nito, no? Now, ilalagay na natin ang mga piglin dito sa mga chamber na ito, no? So, kailangan natin mag-salt ng any gold na armor, kaya meron akong gold helmet dito. And then, syempre, kailangan natin iwasan mapalo or maka-open ng chest or i-mine yung gold kapag nasa site ng mga piglin, no? So, buksan na natin ito. Kanina, galit kasi sila dahil nung inaayos ko tong chamber na ito, minine ko yung gold block. And then nagalit sila. Ewan kong paano sila nagalit sa site na yon. Unahin muna natin tong dalawa. Kukuha ko ng yan, leash. Hilahin natin siya dito. As you can see is nalileash ko yung boat. Dahil ang future sa bedrock is pwedeng ileash yung boat. Hindi nyo magagawa to sa Java. Ay, kailangan natin ng glass. Well, ang gagamitin nating glass is gray glass. So, kuha muna tayo ng glass. Yan, kunin lang natin yung glass. At yan, handa natin. Yo, may pumasok. Okay, pasok. Right, then yeah! And then, ikaw naman is doon ka, okay? Doon ka, huwag ka nang lumaban. Oh. Ay! Dito tayo. Yan, dahan-dahan lang. Yan. Okay. Gusto mo ng gold? Bawal yan eh. Oh. Saan ka? Oh, dito ka. Yan, dyan ka. No! Uy! Yan, yun ang pinili mo. Yan, dyan ka na. And yeah! Yeah! Let's go! Now, kunin naman natin yung ibang mga piglins. Yan. So, kunin natin siya ng leash. Dahan-dahan, baka mapatig. Harangan natin itong room para hindi makalabas. And then, sirain natin ang boat. No! Ah! Layo muna tayo. Yan, layo. Ah! Sabi ko nga ba eh.
Nampas ko siya ng axe. Okay, yan. So, maghintay muna tayo na mga ilang minuto para mawala yung agro nila sa akin. Nampas ko ng axe eh. Okay, try na natin bumalik. Baka hindi na sila galit. Galit ka pa ba? Ayan, di na. Okay, okay. No! No! Yan, suotin mo. Ibig sabihin, kailangan ko pa ng isa pa. Ayan, sinuot na niya. Ah! namatay, kailangan natin ng isa pa. Tingnan na ulit natin if okay na. Hindi ka naman, walang, harangan muna natin to. Hindi ka nagalit. Yan. Kunin to. Masok ka sa isang chamber. Very good. Very good, very good. No! No! Diyan ka lang. No. Yeah. Pero gumalaw-galaw ka naman dyan. Okay, sige. Pasok na rin natin tong isang piglin. Yan. And then hila. 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 Harangin ulit. And now mag-ingat. So paano natin dito? Yan. Ayan. Now pumasok kayo sa isang chamber. No! Ayan, pumasok ka dyan. Ayan, very good, very good, very good. Ikaw naman, kahit isa sa mga chamber, pili ka na. Pili ka na, dali. Saan mo gusto? Wala dyan. Gusto mo ng gold? Gusto mo ng gold? Di pwede yan eh. Gusto mo nga rin ito eh. Pili ka na, dali. Pili ka na. Dali, dali, dali. Yan, 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 yan. Pili ka na, isa dyan. Yun! No! Ah! No! Yan, yan, yan. Dali, 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 dali. Dito ka na, dito ka na. Yan. Para ka rin villager eh, no? No? Dali na, pasok ka na. Please. 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 Ayan, papasok na. Ah, please lang pala eh. Yay! Thank you. Yan. Ah, yan. Natapos na natin ipasok ang mga piglin. Bukod sa isa, dahil napatay ko yung isa ng hindi sinasadya. Ah! Pero meron naman akong lugar na pwedeng pagkuhana ng mga piglins to. Pero hanapin ko muna yung mga enderman. Pero hindi ko wala naman. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Okay, okay. Ito yun. Yan, meron akong boat. And woohoo! Let's go! Ayan. So, I expect na may piglin dito kung makikita mag-spawn. So, maghihintay muna akong mag-spawn ng piglin doon, no? At nakakuha na rin ako ng isang piglin. Yan, galit na galit sa akin. Kaya, yan. Kunin mo yan. Para hindi ka mawala. Yan, natanggap na niya. Hindi na yan mag-despawn kahit lumayo ako. Kasi kailangan kong lumayo para mawala yung pag-agro niya sa akin, no? What? Wait! What? Anong ginaka? Ha? Taga saan ka? Sino ka? Wait! Huwag ka makulit! Huwag ka makulit! Ah! Oh! Sige! Oh! Ah! Sige! Balik! Like, anong ginagawa mo, little one? Hindi! Dali! Alika! Yan, lapit dito. Yun! Sino ko ba? Ikaw ba yung nagbabantay dito sa tunnel? Ang bata mo pa para magbantay dito ah. Sino mga magulang mo? Saan yung mga magulang mo? Nakuha ko talaga. Bata-bata po pa, nandito ka na sa Nether. Di ka pwedeng dito sa Nether. Bawal bata sa Nether. Ano ba yung rotten flesh? Bawal nga maglaro dito sa Nether. Sino ba mga magulang mo? Bakit ka hinahabayaan at dito ka na sa Nether? Kailangan kitang ilabas dito sa Nether. What? Oh, alam ko yan, apoy yan. Pag hinawakan mo, masasaktan ka. Kaya huwag mong hahawakan ng apoy. Okay? Ha? Okay? Yeah. Wait! What? Huh? Ilang segundo lang lumaki ka na? Nakita lang kita. Ngayon, big boy ka na? Excuse me po. Yan, excuse me. May villager dito, may villager. Guys, comment down below kung anong gusto niyong ipangalan sa kanya. At ikikip ko siya dahil nakita ko siya sa Nether. So, ayan. Diyan ka muna. Ihihilahin ko muna to dahil kailangan ko tong
Piglin na ito. Woohoo! Alright. Ayan, meron na kayong bagong kaibigan, guys. Pasok na sa iyong silid para sa ito. Napaka-special. Yan! Yes, very good, very good, very good. Yan! At tapos na nating ilagay ang mga piglin sa kanilang mga chamber. No? Lalagyan na lang natin ng mga gold yung mga dropper and pwede na silang mag-barter. So, meron akong mga gold dito. Try natin ng ano, yan, ng 30 and ihati natin sa 6. So, wala akong proper na entrance para ilagay yung mga gold. So, ayan, dito na lang natin ilagay. Dito. For sure, kapag nilagay na natin yung block dito, is mag-i-start na sila. So, makikita nyo is... Yan, nagbabarter. Chine-check nila yung gold kung totoo. And yung mga item is malalaglag sa chest. And then, meron dong comparator sa likod ng copper. And then, ipapower tong dropper ulit. And then, magbibigay ulit sila ng gold. Ayan, so, tuloy-tuloy na yan. Yan, tuloy-tuloy na yung pagbabarter nila. So, sa kabila naman tayo. Ayan, ayan, ayan. Ayan, nagbabarter na sila. Ayan. Pag tinignan natin sa chest dito, is my... Oh, nga pala, meron palang hopper sa ilalim yung chest na yan. So, pinakadulo natin makikita yung mga trades nila. Ayan, ito yung hopper na to. Ayan, so ito yung mga trades nila, no? Ay, hindi, kasi yun nga, may hopper sa ilalim. So, makikita na lang natin is ito. So, tingnan natin. Ooh! May soul speed, may obsidian. Ito! Ito ang pinakakailangan natin is soul sand. So, nagbabulk dito yung mga items na tinetrade. So, kailangan talaga natin ng sorting system para dito sa mga items na to. Kaya dito naman, sa kabila, ang ilalagay natin yung mga storage, no? Kakategorize natin yung mga items hanggang dito and hanggang dito. And then, syempre, maraming mga chests na ilalagay natin para madami tayong supplies ng mga items na kailangan natin, no? Susunod na natin gagawin yun at let's go, let's build! At natapos na natin i-install ang item sorter system sa ating storage room dito sa ating bartering farm. So as you can see here is marami tayong nilagay na chest dahil marami pong dinadrop ang mga piglin sa pagbabarter. As you can see here, so papasok tayo dito, is naglagay ako ng item sorter. So, itong item sorter na ito is exclusive to para sa Bedrock Edition, no? So, yun, gumamit ako ng target block and ayan, mga redstone torch and nag-glass para yung redstone is mag-pass dito sa slab, no? And dito naman, sa gitna, is iba yung ginamit ko. As you can see here is iba ang lines nga yan, mga redstone lines iba. And naglagay ako ng brewing stand. So dito kasi magi-store lahat ng mga potion. As you can see here is gumagana siya. So makikita natin dito sa mga chests, ito meron tayong gravel, meron tayong soul sand. Ayan, pinakakailangan natin soul sand para sa ating Nether tunnel dito sa part na ito, like kagaya nito. So meron din tayong blackstone and I believe ito ay obsidian and then dito para sa crying obsidian and dito naman is I think leather. I think hindi pa puno yung sorter niya doon. And then ito yung mga arrows, ayan, string, nether quartz. So dito malalagay yung mga fire charge and then as you can see, ito naman yung iron nuggets. And eto sa dalawang ito is dito ko ilalagay yung mga 16 stackable items and stackable items kagaya ng Ender Pearl, mga enchanted book at yung mga enchanted iron armor. So i-testing natin yung item sorter, no. So naghanda ako ng mga gold, ayan. Kuha tayo ng 2 stacks and meron tayo ditong 6 na slots. As you can see here sa taas, naglagay na ako ng mga barrels para direkta sa kanilang mga dropper, no. So hatiin natin 'to ng 6. Yan, okay, tig 25 sila. So 25 times silang magbabarter sa bawat gold, no. So pagpindot natin itong button na 'to, is mag-i-start ng mag-barter. Yes! You can see, nagbabarter na sila. And then, after nila mag-barter is, magda-drop sila ng mga
items. Yan, may nakita ako, may nag-drop ng obsidian. Ayan, barter sila. So, ito, ano kaya i-drop mo? I-drop mo? I-drop mo? Obsidian din, okay? Marami ata tayong ano, mag-gab na obsidian, ha? Okay, ano i-drop mo? Ayan. Tignan mo yan. Ayan, gravel, may gravel. Ayan, so hintay na natin ito muna matapos. And makikita natin dito, may mga dumadaan ng mga items kung abot natin. Yan, yan, as you can see here is may mga gravel. So, papasok siya dito. Yes, ayan, bumapasok. So, dito naman, ano kaya ano? Oh, okay, may mga dumadaan na items dito na dapat hindi. Okay, okay, okay. Okay, ito naman, ito yung gusto kong makita. Yung potion kung gumagana siya, no? So, tingnan natin kung may nadagdag. Oh, as you can see, may nadagdag. Okay, may mga lumalagpas pa rin mga items dito, no? Ibang-iba talaga yung function ng hopper dito sa bedrock. Okay, curious. Oh, sabi ko na nga ba, may napas na mga gold dito sa ating system. And ito rin, may napas na items. Ah! So, I think, ano, yung mga napapas na items dito sa bulk storage natin, baka manual ko na lang gagawin, no? So, yeah. Pero it works, no? Gumagana rin naman siya, no? I think, kailangan ko lang talagang pabagalin yung pagta-transfer ng mga items. Sige, mag-trade lang kayo. Mag-trade lang kayo. Okay, tatrade mo. Drake, anong tatrade? Oh, uy! May nagsuot! Oh, okay. May nagsuot! So, napansin ko yan sa bedrock. Kapag meron silang iron armor, isusuotin na nila. Mga soul speed boots yung mga boots na yan, ha? So, lagay lang natin itong mga excess. And super, super duper successfully ang ating iron. Yes! So, yan. So, ang gagawin na lang natin is i-design na lang natin itong room. And tapos na natin ang isang farm. And then, let's go to the next farm. So, let's go! And here we go, ang ating storage system sa ating bartering farm. Yes! Yan! As you can see here is, yan, ginaya ko lang din yung build dito sa kabila. And then, nilabel ko yung mga items. So, ayan. So, at least, maganda na ang ating storage system. Hindi kagaya na puro nether. Ayun ako, napapansin ko puro pagala-gala dito yung mga enderman. Ako. So, natapos na natin ang ating first farm for this episode. So, isusunod naman natin ang napakasimpleng farm lang. So, ang bibuild naman natin ngayong farm na ito is ang tinatawag na basalt farm. So, ang basalt farm is napakasimpleng farm lang siya. Para siyang stone generator pag bibuild natin siya, no? Ang basalt is ginagamitan siya ng blue ice, lava, and soil. Napadali lang siya and ibibuild natin siya dito sa nakikita niyo yung mga netherrack na yan. Dito natin ilalagay yung basalt generator and then dito naman ilalagay natin yung storage, no? So hindi ko na ita-timelapse tong farm na to, like napakasimple lang siya and i-explain ko sa inyo kung paano siya gawin. So kuha muna tayo ng mga gamit dito. So, let's start our build. So, hukay muna natin itong part na ito. Kaya may ganyan na siya dahil ang mangyayari dyan is dito tayo magmamine ng basalt. So, parang nakahold yung aking left click para i-mine yung mga basalt, no? Bago muna natin gawin yon, palitan muna natin itong mga netherrack ng mga blocks na gagamitin natin. Dahil gagamit tayo ng lava. And as you can see here is maraming mga wood dito sa tunnel, no? So, maiwas yung masunog itong mga wood natin, no? Kunin natin dito. Ito yung mga materials ko. So, ito yung mga gagamitin kong block. Karamihan is puro stone. So, yan. So, ito yung mga papalitan natin. Ito. So, lagay tayo ng random blocks. Then, palitan na rin natin itong nandito. Yan, as you can see, is may mga wood. So, kailangan natin ng palitan ng ibang blocks. Yan. So, ayan. So, napalitan na natin yung mga blocks. Like, kinamit ko na lang tong mga deep slate and tuff. Next naman is, ito naman dito. So, ilalagay natin dito yung ating
soul soil, no? And bago muna natin ilalagay yung soul soil natin, ilalagay na muna natin itong hopper. Dahil habang magmamine tayo, is hihigupin ng hopper yung mga basalt, no? Ayan, papalitan natin pala ito ng yan, paganyan, pababa. Dahil idadaan natin tong hopper punta dito and then punta sa mga chest. So next naman is ilagay naman natin yung ating soul soil. So ilalagay natin dito yung soul soil. So ayan, I guess. So ganito mangyayari yung itsura ng ating farm, no? So andito yung soul soil. So 4 blocks siya. And then I think lalagyan na lang natin ng trapdoor dito para matakpan tong soul soil. So bago natin lagyan ng blue ice itong dito sa top, dahil dito kasi sa dalawang portion na ito, is lalagay natin yung lava, no? Bali, kapag natamaan yung flow ng lava, yung blue ice and yung soul soil, at dun mag-generate yung ating basalt natin. Pero bago muna natin ilagay yung dalawa, is lagyan muna natin ng mga minecart with hopper, no? So para hindi na tayo maglalagay ng minecart with hopper sa ilalim, which is ilalagay na lang natin siya sa soul soil. So huhukayin rin pala natin ito. Wait lang. Make sure na silk touch yung gagamitin natin. And then, kuha tayo ng rail. Ayan, kumuha ko ng rails. Then, ganito ang mangyayari para ishoot yung mga minecart with hopper dito sa soil, no? So, lalagay tayo ng rails dyan. Then, yan. And then, make sure na mag-move ito. So, hukayin lang muna natin ito. Ayan, mag-move. So ayan, nakita nyo, is pumasok yung minecart with hopper dito sa soul soil, no? Dahil, ayun, I don't know kung bakit ganyan. So kunin lang natin tong rails, ibalik lang natin, and ilagay natin ito ulit, tong rail, at ilalagay ulit natin yung minecart with hopper. And then, gagawin ko siya paulit-ulit dito sa mga ibang soul soil, no? So ayan, no, so nalagay na natin yung mga minecart with hopper dito sa soul soil, no? Now lagay naman natin ang mga blue ice. So yan, lalagay lang na natin sa top itong blue ice. Yan, I think hanggang dyan yan, kapantay lang ng soul soil, no? Now the last is i-decorate muna natin tong natitirang mga netherrack, and then ilalagay na natin itong mga lava. And now, as you can see here, is dinesenyo ko na ang ating basalt generator, no? So, ang last na gagawin na lang natin is ilalagay natin yung lava. Pero bago ko muna, ilagay yung lava, alisin muna natin yun din, palitan natin yun. Abot ba? Yon, abot. Kukunin na natin yung ating 10 lava. Wait lang. So, paano natin ilalagay ito? Okay. Pag nilagay ko to like dito. Okay. Nakakatakot naman yun. Then, ilagay ko yung lava. Woo! Lang. Hindi ko lang naisip to kung paano ko ilalagay. So, lagay dito. And then, lagay dito. Alright. So, ang mangyayari dyan is kapag minine natin ito, yan. So, mag-generate ng lava, no? So, ayan. So, mag-stay lang tayo dyan. And, ang kulang na lang is pwede tayo maglagay ng haste beacon para mas mabilis ang pagmamine. And, after that, is wala pa tayong storage system dito. Pero, nandito na yung hopper, nakahanda na. Is, ito, nakapag-generate tayo ng basalt, no? So now, i-build naman natin yung storage system para dito sa ating basalt farm. And na-realize ko rin pala na hindi natin kailangan ng napakaraming lava bucket. Ayun ako, bakit pa ako kumuha ng lava bucket? At meron na rin tayong storage system para sa ating basalt farm. So, simple lang naman yan. So, isang hilerang chest lang yan, and nilagyan ko na lang ng hopper sa likod nito para mapunta yung mga basalt. Let's test yung ating basalt farm. And as you can see here, ito yung kanina nating na-mine na basalt. So, 49. Kapag nadagdag ito, ibig sabihin, yung hopper line natin dyan is effective siya. Tingin lang tayo ng straight. And hold yung left click. Yan. Mine lang ng mine. So sabihin natin mga 1 minute. So mag-mine tayo ng 1 minute. And yan. Makikita natin yung result ng ating basalt farm.
And natapos ng ating 1 minute na pagmamine dito sa Basalt Farm. So, let's see if ilan ang nakukuha natin. I think may nakuha tayo dito sa ating inventory sa yun nga. May 12 tayong nakuha. Tingnan natin kung ilan ang nakuha natin within 1 minute, no? So, let's open. Oh! 51! Wait lang, paano naging 51? Oh! Nandito yung mga basalt. So, wait lang, bakit hindi nag-generate? Oh! Okay. So, pag nalagay natin itong redstone. Okay. So, na-fix na natin yung problem. Okay. So, mangyayari yan is, ayan. So, yun. Napunta na dito yung mga basalt, no? So, hintayin na lang natin matapos itong pagdadala ng mga basalt dito sa chest and makikita natin ang result. And natapos na dalhin ng mga ating hopper ang mga basalt dito at meron tayong 3 stacks and almost 7 stacks na basalt within 1 minute. So, madami tayong mafa-farm na basalt within 1 minute, no? So, paano pa kaya within 1 hour? So, magagamit natin siya in the future builds and future projects. Like, sabihin natin, magmo-modern build tayo or mga tech build. Yan, dun siya mababagay. At pwede natin gamitin tong basalt sa mga stone variants din, no? Like, siya yung mga darker shades, yung ganyan. So, meron na tayong basalt farm. And now, we are done sa ating mga tasks for this episode, no? And almost, mapapinish na natin tong nether hub natin dito, no? Sabihin natin, 70% done na siya. Siyempre, meron pa tayong mga kulang na inilagay sa bawat tunnel natin dahil wala pang mga soil tong mga bawat tunnel natin para sa ating soul speed highway natin dito, no? Dahil dyan, meron na tayong farm para sa soil or soul sand. So, gagamit na lang tayo ng soul sand. So, yun nga, as you can see here, dito sa blue tunnel is hindi pa kompleto yung rail tracks natin dito dahil sobrang haba nito, no? Pero, na-install naman na natin ng mga minecarts dito, no? And then lastly rin is gusto kong maglagay ng beacon dito sa gitna ng ating portal, no? So gagawin ko na lang siya between the episode yung mga kulang dito sa ating nether hub, no? And we considered our nether hub project finished. So, para makapag-proceed na tayo sa mga next project natin for the future episodes, no? So, hanggang dito na lang muna natin tatapusin ang ating episode. Thank you pa rin sa mga nanood na itong episode na ito. I hope na ma-enjoy nyo itong episode na ito. And sa mga bago pa lang sa aking channel, syempre, mag-subscribe na kayo dito sa aking channel, no? At syempre, paabutin nyo na ng 500 subscribers ang ating channel, no? Dahil baka magplano ako ng isang Discord server sa aking mga supporters. So yun nga, thank you guys. I hope you enjoyed this video and see you to our next episode. Bye-bye. Woo, gumaganda na ang ating Nether Hub. Bye-bye.